guys! Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Again, this is Iron. Sana po okay po tayong lahat dyan. Alam nyo guys, naisip ko lang, no? Since pandemic ngayon, mahirap lumabas-labas. Nakakatakot kasi guys, no? Alam naman natin na hindi pa rin humuhupa ang mga COVID cases ngayon. In fact, may bagong variant na naman naglalabasan ngayon. So, sa palagay nyo guys, gusto nyo bang matutong mag-aral ng Japanese or Nihonggo? Gusto nyo bang i-share ko ang aking kaalaman, konting kaalaman tungkol sa pagsasalita ng Japanese at pagsusulat? Ayan guys, kung okay lang sa inyo, sana samahan nyo ako dito. Sabay tayong matututo. Ako rin guys, no? Kahit medyo matagal na rin ako dito, marami pa rin akong mga word na hindi alam. Lalo na yung mga salitang hindi naman madalas ginagamit sa trabaho natin. Kaya, ayan guys, kung willing kayong matuto, sana samahan nyo ako dito sa vlog na to. Since it's my first day tungkol sa topic na to, bibigyan ko lang kayo ng introduction guys, no? Introduction about Japanese or tinatawag nilang Nihongo. Katulad sa atin na sa Pilipinas, Filipino or Tagalog. Dito naman Nihongo. And sa ating bansa, maraming mga dialect din. Katulad din dito. Same lang dito sa Japan. May mga dialect din na ginagamit. Pero may standard na kumbaga sa atin ay yung medium of speech Tagalog, dito naman Nihongo. So, ayan guys, introduction muna tayo sa Japanese, ano, sa pagsasalita kasi ng sa Nihongo kasi guys, medyo complicated kasi tatlo ang ginagamit, medyo mahirap pag-aralan. Sabi nga nila, isa ang Nihongo sa pinakamahirap na salita. Kasi hindi lang sa atin, sa English lang, Romaji lang, or alphabet lang. Dito kasi, tatlong ginagamit. Katakana, hiragana, kanji. So, yan, malalaman natin yung kung anong pagkakaiba na yung tatlong salita na yan. So, sa verbal kasi guys, okay lang naman ang verbal kasi kahit hindi ka gumamit ng mga verb, na mga tulad ng S, R, do, or etc. Okay lang, maintindihan ka. Pero sa pagsusulat guys, yan ang mahirap. Kasi isang word lang ang mali ka. Mahirap mag-compose ng grammar dito. Kasi medyo complicated ang mga words nila. Kaya ayan guys, yan ang pag-aaralan natin sa Nihongo. At kung may mga gusto kayong malaman o gusto kayong tanungin at kaya ko namang sagutin guys, ayan, mag-comment lang po kayo or mag-sabi lang po kayo dyan, comment lang po para pag-aralan natin sabay. Ayan guys, so sa ngayon, yan lang muna po. Abangan nyo po ang first lesson natin sa susunod na gagawin kong vlog. Ayan po guys. So ako kasi papasok na. Panggabi po ako ngayon. Kasi yan, trabaho ko guys. Sa hospital po ako. Caregiver po ako sa hospital. So sa ngayon yun lang muna po. Abangan nyo po ang next vlog ko guys. Kasi first lesson tayo ng Nihongo. So very exciting yan guys. Kaya sana subaybayan niyo pong aking journey, ang ating journey sa pag-aaral ng Nihongo. Ayan guys, for sa ngayon yan muna po at kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog ko. Tayo sabay-sabay na mag-aaral ng Japanese. Ayan guys. So ingat po tayong lahat diyan at
sana po tayo ay palaging safe at malayo sa aming mga na yan. Okay guys, see you again. And wag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Paki-share nyo lang po ang video na to. Ayan, Iron13. Thank you. Bye-bye.